Pangako ko si Jin ang papa ko. Iniwa ko lang si sinungaling. Mabuhay namin, nalagaan niya kami. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Yo, yo, yo! Magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, kasama ko yung anak ni Ate Mary Ann. Nasa likod si Melvin at saka si Bayaw nasa likod din. So pupuntahan po namin si Biko Girl, mga kanuli. Hahanapin namin kung saan siya nakatira dahil sa pangatlong araw na ngayon na hindi ko siya nakikita. So puntahan na natin at makumusta, mga kanuli. So eto, itong lugar na to ay ito po ang dinadaanan ni Biko Girl. At minsan inaabot siya ng ulan, minsan naman napakainit ng panahon ay dito po siya dumadaan. At minsan ay umuwi siya ay madilim na ang panahon or gabi na kung inaabot siya ng hapon na sa kanyang pagtitinda nakasama niya ang kanyang pamangkin. So eto, mga kanuli, tunghayan natin or tingnan natin ang kanyang dinadaanan papunta at pauwi sa kanilang tahanan. Kagaya ng sinabi ko ay hahanapin pa lang po namin, mga kanuli. At ang sabi ng anak ni Ate Mary Ann ay alam niya yung tahanan, so medyo mapapadali ang ating paghahanap. Yan. So eto, medyo bukid-bukid to, mga kanuli. Medyo bukid-bukid. At si Melvin ay iba talaga ang kilos pagka chicks ang pupuntahan. Ang bilis! Kanina, matamlay sa trabaho. Ayun, mga kanuli. O, diba? Dati, mga kanuli, itong lugar na to, ay meron dito mga nakatira. Natatandaan ko pa dito yun. Ditong lugar na to, may nagpahilot pa ako dito. Eh. So, inalis na kasi yung mga bahay dito, mga kanuli. Yan. Itong lugar nito maganda pa to. Yan, oh. Mm. 'Di ba? At sila Camille, mga kanuli, malapit din dito si sila Camille nakatira. Yan sa banda na yan, sila Camille. All right. So ito naman ang dating irrigation. Irrigation pa yan, mga kanuli. Hanggang doon pa yan. Pero hindi na natin mababaybay yan, mga kanuli. Hindi ko alam kung saan kasi dadaan itong anak ni Ate Mary Ann. Ah, hindi ko alam kung dito or doon. Sila Camille, mga kanuli, nandiyan pa. Yan. Kaya na sinabi ko, ito ay irrigation pa ito, mga kanuli. Yan. Mga bahay na yan, yan yung irrigation niya, no? Diba? Yan. Yan. So ito, yan, di ko na alam kung sinong may-ari niyan. So malawak pa ang lupain dito. Ayan. Kaya yan, diba? May mga konkreto ng bahay. Yan. Ito po yung irrigation na patungo po eh ng Bukawi, patungo ng Santa Maria. Mga dating patubig dito sa mga palayan na nanggagaling sa ilog, yan, sa dam, yung patubig sa palayan. Ayan, hanggang doon na yan, diretso. Pero mukhang dito ay shortcut na kami. Ang oras po natin ay alas 3 na, mga kanoli. At dahil nga sa tapos ng ating paggawa, punta na natin si Biko Girl. Yan. So eto ay medyo malayo-layo ng kaunti. Oh, shout out sa inyo. Oh, kanoli, may mga kabataan. Ah, hello sa, di ba ito yung anak ni ate? Ang abroad. Oh, hello sa inyo. Hello po. Oh, shout out sa inyo. Teacher, oh yan, so dito na tayo. Ah, hello. Bikers daw, bikers. So dito lang kami dadaan, mga kanoli. Yan. So diretso na kami rito. At merong nag-aaro ng tubig. Yan, may nag-deliver. Mga kanoli, deliver ng tubig. Yan. Yan. So hindi ko alam kung magkano ang isang container. Ayan, oh, bayan-bayan ng toda. Tricycle ng toda, mga kanoli. Ito ko isang bahay na umano na. Walang bubong. O, so ito mga lupa rito yan. Mahal na dito, mga kanoli, ang lupa. Yan o. Mga ganyan, mabibili mo na ng mga 300,000 yan dito. Depende sa laki ng lupa. Pero nung araw, napakamura pa ng lupa dito. Halos 1,000 lang isang square meter. Ngayon, 4,000 to 5,000 na ang isang square meter dito. Wala na. At nung sa akin pagtatanong-tanong dati pa, ng isang araw, dati raw may nabibenta dito 50,000 ang isang lote. So ngayon wala na, halos kalahating milyon na ang bawat lupa. So yun. Ayan, ayan yung dalawa. Si Melvin. Ayan, anak ni Ate Mary Ann. So ito ay meron naman ditong kalsada, kagaya nito. Medyo malaki rin yung kalsada rito. Kaya nga lang hindi pa siya simentado. Pero nakakapasok yung motor, bike, four wheels. Kasi naman yung four wheels eh. Tutuusin eh. Di ba? So
So ito mga konkreto na rin mga bahay dito eh. May mga malalaking bahay na. Yan. Oh, ito po yung shortcut papunta rin to ng eskwelahan. Shout out. Ito ay papunta rin to doon sa eskwelahan. Yan. Papunta rin yan doon sa eskwelahan, papunta ng basketball, papunta ng palengke. Yan. So marami hong tirahan dito. Napakarami na hong bahay dito. Yan. So ito mukhang kilala rin ito eh. May kinikwento siya eh. So kaliwa kanan, kaliwa kanan. Malamang dito. Ha? Diba? Nagtitinda lang ang biko. Oo. Oh, yan. Kilala pala eh. Malayo pa? Malapit na? Oh, di ba? Huwag kang mahiya. Don't be shy. Oh, so salamat kay Kuya, sinamahan tayo. Ha? Maglalakad lang. Lalakad yung babae. Oh, hindi ba may kasama siya na lalaki? Oh, hindi, naglalakad lang. Maputing lalaki yung kasama. Kasi laki mo rin. Oh. Di ba mga kanoli? So ito, ayan o. Tik-tik ba? Init pala. Alright. So hindi na tayo mga kanoli. Yo, yo, yo. So dito pala mga kanoli, papasok. Ayan. Si Jik-Jik nga ba talaga yun? Ako ay maputing bata. Oo. Oo. Oh, tingnan natin. Baka mamaya mali ah. Saan na yun? Yung titinda ng biko, kilala niyo po? Oh, si Lablab, tama. Si Lab, saan ang bahay nun? Doon po. Saan? Sa bahay dapat ni. Saan yun? Saan siya nakatira? Si Lablab. Dito po, papasok. Ay, saan po ang bahay nila? Sino po ang ate niya? Ayun o, nagluluto. Kayo po nagluluto? Hindi po, ayun. Ayun na, gumaan. Saan? Ito, ay hello. May kamukha to. Si Lablab. Ikaw ba yung kasama niya? Hindi. Ah, oh, shout out sa inyo. Hello pa. Ah, okay lang isama kayo dyan sa video? Oh, hello. Oh, shout out sa inyo. Mayroon na pala tayo subscriber dito. Oh, hello. Subscriber kita? Subscriber ko kayo? Oh, shout out sa inyo. Oh. Dito pa bahay niya. Bigyan natin sila ng sticker. Dahil sa subscriber para natin sila. Bigyan natin ng sticker mga kanoli. Oh, subscriber ni kanoli. Ako din hindi. Oh. Idikit nyo kung saan nyo ididikit. Oh. Kuya. Po. Ayan. Kuya. Alright. Ano napanood mo kay Kuya Noli? Yung kay Ate Lablab po. Tapos? Ayun din po. Anong nangyari doon? Anong nangyari? Yung ginagawa niyo po yung bahay. Akala ko ginagawa yung biko. So right, tara na. So sama kayo. Halika. So mga kanoli, punta tayo dito. Mga pamangkin pala ni ano yan? Ni mga pamangkin ni Lablab. So wait, mga kanoli, papasok tayo. Medyo palusot dito. Yan. Alright. Ano, dami isang barangay yun. Oh, shout out sa inyo. Sumama na mga kanoli. Isang barangay na. Yung bahay ni ang ate ni Lablab. Ah, dyan siya nakatira? Opo. So mga kanoli, ito po ang bahay ni Lablab. Opo. Ng ate niya, dyan siya nakatira. Opo. Andyan kaya siya? Wala po. Ay, ito, dito natin nagluluto. Andyan kaya siya? Nandito yung ate niya. Andyan? Hindi, si Lablab nandyan. Mga kanoli. Tinawag niya si Lablab. Ha? Tinawag niya ito si Lablab. Ah, tinawag. So antay-antay mga kanoli, tinawag daw si ano, si Lablab, si Biko Girl. Ayan po, at inaantay-antay natin si Biko Girl, mga kanoli. At ito ang kanyang tita. Eto, mga kapitbahay, pamangkin. Ayan. Alright. Ayan sila, talikod. At yun, mayroon din mga kabataan. Ayan. So ito palang bahay na ito, mga kanoli, ang pagkakasabi ng kanyang tita ay nakikitirik lang sila dito sa lupa. Yan, siguro pati yung mga yan ay nakikitirik lang, no? So antay-antayin natin. Biko Girl. So yung mga kanoli, andyan na raw si Biko Girl. Biko Girl. Oh, Biko Girl. Oh, kumusta Biko Girl?
Okay lang po, kuya. Bibili sana ako, magmimerienda sana kami. Wala kaming paninda ngayon, kuya. Wala kayong paninda? Oo, tsaka pinuntahan kayong papa ko eh. Saan ba papa mo? Andun, bagong lipat. Ah, lumipat na dyan? Akala ko hindi dito nakatira. Hindi nga, galing ngayon Valenzuela. Ilang araw pa lang nandito. Para mapalapit sa inyo. Oo. Saan kayo nagluluto dito? Dyan lang, sa loob. Dito? Opo. Ah, sino yung may-ari ng bahay na yan? Ate ko po. Ay, doon na may kargang bata. Ba't hindi kayo nakapagtinda ngayon? Wala pong puhunan pa eh. Naghahanap pa po kami ng pampuhunan. Naubusan ng puhunan? Opo. So, nag-antay sana kami doon. Sabi ko dadaan yun kasi magmimerienda kami. Dumaan ka daw kahapon sa kanong isang araw. Opo. Umuwi kasi ako noon eh. Saan kayo naghahanap ng pampuhunan ngayon? Nangungutang nga po kami, di ba? Yun po yung kwento ko sa inyo na nakaraan, kuya. Nangungutang kami ni ate para may paninda kami. Kaya lang, pag inuutang din sa amin, eh, wala lang bumabalik. Paano yan kung wala kayong mautang na pampuhunan? Eh, huwag muna magtinda. Sa susunod na lang. Paano kung isang taon yan? Eh, di isang taon pong walang paninda. Ganun po ang buhay. Ito si ate, kapatid mo. Siya nagluluto. Opo. Kayo po ang nagluluto ng biko. Opo. Yan. Ilan po anak nyo, te? Apat. Apat. Ang trabaho ni mister? Ano? Pabrika. Pabrika. Pwede ba tingnan natin kung saan kayo nagluluto rito? Sige po. Okay lang ba? Sige, okay lang po. Walang problema. Sabi ko nga, di ba sa inyo, kuya, pangit lang po yung bahay namin. Hindi po maganda yung bahay namin. Hindi kinakailangan maganda ang bahay. Importante yung, importante yung nakatira. Halika po, kuya. Ituturo ko po kayo sa mansion namin. So, ayan. Akanoli. Pasok ko, chinilas ko ha. Sige po. Okay, may ilaw? Meron naman po. Ito po yung bahay niya. Pwede yung buksan? Oo. Saan yung ilaw? Ilaw daw! Medyo madilim eh. Di mo kabisado, dito ka nakatira. Ilaw! Hindi po ako nag-ano dito. Oo. Hindi po eh. So yung mga kalit. Hindi po nag-ground po ako dito eh. Tingnan natin kung saan sila nagluluto rito. Tingnan natin kung saan sila nagluluto. Ayan. O yan. So yun ang kanilang kwarto mga kalit. Tagilid na rin pala. Hindi na namin kuya Noni. Kuya, tingnan mo sira yung bahay ko. Okay lang po yan. So yan ang kanilang tahanan mga kanuli oh. Dito kayo nagluluto? Opo, dito. Ayan. So yan pala ang kanilang tahanan. Ano na rin mga kanuli? Sira na rin pala. Oh. Pati yung bubong sira. Pati yung bubong sira. Ano po ang sitwasyon ng lupa nyo rito na tinitirahan? Nakikitirik lang po kami. Wala namang kontrata kung hanggang kailan? Wala naman po. Wala ho ba itong kontrata na kung hanggang kailan kayo dito? Taga saan po ang may-ari nito? Ano daw ito eh? Koreano. Koreano? Opo. So ayan, so ito pala ang inyong tahanan mga kanoli. Yan ang kanilang tahanan. Saan mo kayo namimili ng ano, panluto nyo? Sa labasan, sa Divine. Kumusta naman ang pagluluto? Okay na. Paano ngayon na naubusan kayo ng puhunan? Wala po kaming pampuhunan. Bukas pag meron. Yung mga kanoli, marami silang mga kapitbahay dito. So dito? Eh wala po ako dito ngayon kanoli kasi nandun po yung papa ko. Yung papa ko nag-oxygen po. Mm-mm. Tapos nebulizer, kaya chine-check ko po yun. Kumusta yung nakarang araw ng pagtinda nyo? Okay naman po, nakakaubos po kami. Kaya lang hindi pa nagbabayad yung may mga utang? Opo, marami po po kami yung pautang, kaya lang hindi naman po kami binabayaran. Kaya yung puhunan, hindi pa po nababalik. Ilang buwan na po yung anak mo, te? Apat na po to. Apat na panganay mo, ilang buwan? Ano yun? Yun yung kasama niyang naglalako. Ayun. Mm-mm. So, ano ang plano, Biko girl? Ano ang plano mo today? Eh, hindi ko po alam kasi inaantay ko lang po si ate. Ano ang plano, te? Mag-ano naman kami bukas, magtitinda. Paano kung wala magbayad? Eh, wala hindi po. Ulit. Wala uli? Opo. So, yun lang. Paano kaya yun? Wala po. Hindi ako nagpapautang. Wala, dahil na po. Gaano ka kapursigido na, ano yun yung pagninegosyo nyo? Gaano nyo pagpuporsigihan? 100% po kuya Noli. Kung maaari po yung ano yung pampuhunan po namin. Kahit ano, basta makapagtinda lang po kami araw-araw, makasurvive sa buhay. Basta makapagtinda kayo, makasurvive araw-araw. Di ba sinabi ko sa'yo, ang lahat ng dumadaan sa camera ko ay ano? Nakalimutan ko na. Di ba may sinabi ako doon, ang lahat ng dumadaan sa camera ko ay... Nagkaka-cellphone? Oo. Cellphone nga ba? Bilangin mo to. Ay! Uy!
Nakukuya na Oli! Nakukuya na Oli! Diyos ko! Kala mo, papayakap na eh! Diyos ko! Bilangin mo, para hindi ka naman problema, pwede ka na magtinda. Ay, yung papa ko naka-oxygen! Walang nebulizer! Yung papa ko po naka-oxygen ngayon, nagigingan araw-araw, wala. To, ano po yun, every other day, 350 po yun. Pumunta pa kami na may kawayan para lang. May pang-oxygen ang papa ko. Iniwa ko lang si sinungaling kahit puntahan nyo doon. Na hospital po yun noong nakaraan. Alam, may sakit sa puso, wala po ako kay tulong. Di ba sabi mo, hindi siya kinakapos dahil may pension naman siya? Oo nga po, pero siyempre po, utang. Gusto mo tumulong. Gusto ko rin po tumulong kahit konti. Hindi ko po alam walang gagawin. Naawa po ako sa papa ko, sobra talaga po yan, no? Buong buhay namin, nalagaan niya kami. Wala na umalis si mama. Hindi na kami inintindi ni mama, pero siya... Araw-araw niya kami inaatid sa school nung elementary kami. Umula nung maaraw, pumupunta siya doon at itsundo kami. Dadalan pa kami mabaol magkapatid. Ang sakripisyo po ng magulang dapat. Hindi yun. Hindi yun na ano. Bigyan mo yun ng sukli. Balang araw talaga. Alam niyo magulang niyo. Iba ang buhay. Pag... Diyos ko po yun ulit. Nanghihina po yung tuhod ko. Nahihirap po ng buhay ngayon. Wala po talaga akong maano. Minsan po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kaya salamat po talaga Kuya Noli sa tulong nung nakaraan po. Laking tulong po nun sa amin. Magkapatid, ngayon na naman po ulit. Maraming maraming salamat po talaga. Ngayon po yung mga tao, dapat pinagpapala pa ng Panginoon. Sobra, sobra. Nakayo, napaka-imposible po yung ganito. Once in a lifetime lang po ito. Para po kayo naglaglag na. Laglag ng angel at ang Diyos amin dahil sobrang hirap ng buhay. Sabihin nila nag-iinarte ako ngayon, okay lang. Kasi totoo naman eh. Hirap talaga eh. Mahirap talaga ang buhay. So, bilangin mo kung magkano. Sampung libo ko yan, Noli. Maraming salamat. And ay galing kay Kuya Daboy. Sino po ba si Kuya Daboy? Sponsor ni Kuya Noli. Maraming... Kung sino man po kayo, Kuya The Boy, maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa akin, sa pamilya namin. Sana po maging susi pa kayo na maraming mahirap na katulad namin. Nabigyan ng maraming blessings. Kasi sa totoo lang po, yung papa ko, isa lang pong oxygen nun. Yun po talaga yung iniisip ko araw-araw. 4,000 po yun kasama tangke. Wala akong pambigay nun. Ni piso na nakaraan, iningian ako ng tito ko, wala akong may ibigay kasi kulang daw po yung pension nila. Kaya malaking tulong po talaga ito, Kuya Noli. Maraming maraming salamat. Ayan naman, ay sabi ni Kuya The Boy, pupwede mong pandagdag sa pagtitinda nyo ng ilalako at yung iba, pwede mo raw budget sa pag-aaral mo. Okay. So, kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Kaya lang, noong nakaraan po, di ba sinabi ko nag-aaral, huminto po talaga ako. Ay, huminto ka ngayon? Opo.
nagsabi po ako, nag-aaral ako kasi huminto po talaga ako kasi unang-una nagkasakit nga po si Papa. Kaya Noli, alam diba, sa totoo lang, hindi ako nagsisinungaling. Limang beses na yan ang pagkasakit ni Papa na atake sa puso. Nung nakaraan, grade 7 ako, last niya na atake. May tubo na yan sa bibig, akala ko hindi na namin yan makikita. Ngayon, ayan na naman, nagkasakit na naman siya. Hindi ko alam kung na nakaraan, di ba nagka-COVID pa yan. Hindi ko alam po yan, Noli, kung saang panahon ba ako mag-ano na, bakit ganito lagi yung buhay namin, bakit lagi may nagkakasakit, may naghihirap. Kung pwede ko lang tulungan magulang ko, mga kapatid ko, tutulungan ko para lang kaahon kami sa hirap. Anong year mo na ngayon? First year college. Saan ka nag-aaral? Sa St. Mary's. Saan yun? Ikawayan? Opo. Wala ka bang Facebook? Kasi may mga nagtatanong sa akin. Wala po. Kasi wala nga po akong cellphone. Nakiki-online lang po ako sa kanya lagi pag kinakontak ko sila mama ko, mga kapatid ko. Yun po. Ayan. Tay, may gusto ka bang sabihin? Maraming salamat po sa tulong niyo. Kahit pa paano kung magkakaroon na kami ng konting puhunan, araw-araw, hindi na kami mawala ng puhunan. So ayun po mga kanoli, at ito po si Biko Girl, no? At naihatid na natin yung pinapabigay ni Kuya Daboy na pangdagdag sa kanilang puhunan, at huminto na pala siya sa pag-aaral kasi nga yung budget pala. So yun, sana ay ano, gumaling na yung papa mo. Ilan ba kayong magkapatid? Lima po kami. Lima? Pang-apat po ako. Pang-apat ka? Alright. Lima po kami magkakapatid. Lima kayo magkakapatid? Pangalawa po si ate sa aming magkakapatid. So, totoo lang din, Noli, Kuya Noli, mag-iwa po kami ng tatay ni ate. Pero isa lang po yung nanay namin. Siyempre, kahit naman po ganun, magkapatid pa rin po kami. Kaya, yun po. Tulungan. Pag wala ako, lapitan ko si ate. Pag wala din si ate, lapitan niya din ako. Kasi iba po namin mga kapatid, malalayo eh. Kaya kailangan po sikap. Hindi mo po pwede sabihin na, sabi ko nga po sa una niyong vlog, di ba? Hindi porkit mahirap ang buhay. Sige mo lang, ang hirap naman ang buhay. Ang hirap ng buhay. Sikap-sikap din, kilos-kilos din, para wala namang tao hindi naghihirap. Kahit nga mayaman, mayaman naghihirap noon bago sila yung mama. Tayo pa kayang mahihirap talaga na isang kahig, isang tuka lang. Kaya kung maaari, sikap lang. Darating ang araw, hindi man lalago, nakakausad. Paunti-unti. Nang hindi mabilisan. Kasi kapag nagmamadali ka, baka mamaya madapa ka po. Di lalo kang nalugmok. Tama. Ay, yung likod nyo kawayan, no? Opo. So at least meron nagpapatirik sa inyo ng tirahan, no? Bahay niya lang mga kanoli. Matagal na ba kayo dito, nakatira? 13 years. 13 years, matagal na rin pala. Bata pa po ako, Kuya Noli. Nandito na ang ate ko. Marunong ka mag-waray? Maaram ako mag-waray. Batiin mo mga kanoli, mga waray. Mga kanoli, mga kawaray, maaram ako mag-waray. Sige, halita. Nahingalimtang ko naman ang iba, uy. Okay lang, basta nga tanan, nga amon kag-anak, dida sa Samar. Hi po. Mga subscriber ni Kanoling Waray, batiin mo. Mga waray nga subscriber ni Kanoli, mag-subscribe na kam kay Buutan Goodman, ora-ora si Kuya Noli. Diri good siya, durot sa kwarta. Maaram gud siya makisama sa tawo nga makuri ang ginawa. All right. So yung mga kanuli, si Biko Girl at abangan mo na lang bukas, punta ka na lang. Sige po, Kuya Noli, maraming salamat po ulit. All right. Maraming salamat po. Sige. Abangan mo na lang bukas kung ano pa ang meron. Opo, Kuya Noli. Maraming salamat. Abangan mo ba bukas or hindi na? Abangan.
Abangan syempre, Kuya Noli. Blessing yun, Kuya Noli. Blessing po kayo sa akin. Gusto mo bang abangan bukas or ngayon na? Pwede ba ngayon na? Para wala nang bukas, Kuya Noli. Bukas, Kuya Noli. Maganda, may aabangan. Abangan nyo mga kanoli kung ano pa ang meron kay Biko Girl. Gusto mo ba mag-aral na wala kang gagastusin? Siyempre. Siyempre, Kuya Noli. Mag-aaral ka ba ng maayos? Oo, pangako. Kaya mo magtapos ng hanggang 4 years high school? Yes, Kuya Noli, kaya ko. Wala kang gagastusin? Wala. Basta mag-aaral ako mabuti. Tingnan natin. Kasi 8 na ang scholarship ko sa dito. Sa channel ko. Tingnan natin. Pero hindi muna ako nangangako. Kasi nag-uusap pa kami. Sige po. Kaya abangan mo kung ano meron bukas. Okay ba? Di ba? Happy? Kasi kapag nakapagtapos po ako, Kuya Noli, pangako ko sa sarili ko, hindi lang ako, pati pag nakapagtrabaho ko, lahat ang pamangking ko, paaralin ko, tutulungan ko. Ayos yan, maganda yung adikain mo. Pangako ko yung sarili ko, lahat ang tumulong sa akin, tutulungan ko din. Ayos yan. Kaya, salamat po talaga. Ay, nakabili ka na ba ng ano ni Papa mo? Yung oxygen? Meron nga po siyang isang tangi, Kuya Noli. Kaya lang kapos nga po. Kapos sa pera? Opo. Every other day po, Kuya Noli, 350 po yun. Pamasahe pa po papuntang may kawain. 350 ang isang ano? Opo. Ang kasama po tangke, 4,000. Kaya lang, hiniram lang po namin yung tangke na yun. Tapos, binabalik din po namin. So ayun po mga kanoli at eto kay ate, ayan salamat sa inyo, salamat kay Biko Girl at salamat sa mga kapitbahay nila. Ayan, sana mag-subscribe kayo lahat.